أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa sa oras na ito ay ang ad-dua. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ipapaliwanag natin kung ano ang ibig sabihin ng ad-dua, ano ang mga uri ng dua, at ano ang mga rulings dito. Ang ibig sabihin ng dua ay ito yung sa literal ay ito yung panalangin o di kaya dasal. Ad-du'a o ibada, ang panalangin o ang dasal ay uri o pinaka, masasabi natin pinakamataas, isa sa pinakamataas na uri ng pagsamba. Uri ng pagsamba na dapat ay iniaalay lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a o ahamu anwa ila ibada. Ang du'a ang siyang pinakamahalaga sa lahat ng mga uri ng pagsamba. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada. Ang panalangin o ang dasal na ito, ito ay ibada. Siya ay ibada mismo. Rawahu Tirmidhi. Sa ayat ay maraming beses o maraming mga patunay na nabanggit ang du'a. Kabilang rito ay ang nabanggit sa Suratul Jin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. At katotohanan ang mga masjid ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, at wag na wag kayong manalangin, wag kayong magtamba sa pananalangin ng inyong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit ano pa man yan. Ano nga ulang ibada? Ano ang mga uri ng ibada? Ito ay dalawa. Dua o ibada at saka dua o mas'ala. Ibig sabihin, ang uri na ito ay nahati sa dalawa. Yung dua o ibada, yun yung number one. Ang ibig sabihin dito ay kullu amalin ya'budu al-insanu rabbahu bihi. Ang lahat daw ng mga gawa, mga amal na pamamaraan ng siyang isinasagawa ng isang tao bilang pamamaraan niya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero siyempre, kailangan ito ay naayon sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at may kakibat na ikhlas. Gaya ng ating natalakay noong yung topic natin ay patungkol sa ibada. Ano ang mga halimbawa niyan? Tulad ng sala, tulad ng hajj, tulad ng sadaka, siyam, so marami pang iba. Ito ay tinatawag na dua. Ano ang dahilan? Tinawag siyang dua sapagkat ito ay, ang kahulugan nito ay merong pag-request na para baga ang isang tao ay while gumagawa siya ng kabutihang ito, yung mga amal ng salih na kanyang inilalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay meron siyang hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Humihiling siya halimbawa ng rahma, humihiling siya ng kapatawaran, magfira, humihiling siya na naway maging dahilan ng kanyang pagpasok sa paraiso. So yun, kaya tinawag siyang dua, yung bagay na ito, na yung ibada, na uri ng ibada yung dua. Pangalawa ay dua o mas'ala. Ito ay matatawag na panalangin na meron kang hinihiling na mas'ala. Ma kana fihi su'alun wa talab. Kung ito raw ay meron kang
hinihiling, nire-request sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, yung pagsabi ng isang tao, pagsabi mo, Allahumma arhamni, O Allah, kaawaan mo ako, Rabbig fili, aking Panginoon, patawarin mo ako. So, meron kang hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung number one, ibada, dua ibada. Meron kang mga amal, salih, na inilalapit mo ang iyong sarili sa pamamagitan nito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, meron kang mga kahilingan, meron kang request sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dua ay kung sinabi natin kanina na kung ito ay na ibada, maaring ito ay maging shirk din. Paano? Kung ito ay yung number one, yung dua na ibada na ito ay ialay mo sa iba maliban sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ صَرَفَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Sinabi ng mga scholar, ang sinuman ang ilihis ito maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ialay niya ito maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nakagawa ng shirk at nakagawa ng kufr. Ibig sabihin, mushrik siya, kafir siya. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Mu'minun, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang magsagawa ng panalangin, ng dasal, na ito itinatambal niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, iniaalay niya maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala siyang burhan. At ang kanyang hisab, yung kanyang pagkwenta sa kanya sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makikita niya sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga ginawa na hindi ka nais-nais. Innahu la yuflihul kafirun, katotohanan na hindi kailanman nagtagumpay ang mga kafir. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang dua, ulitin ko, ito ay ibada, at ang ibadang ito ay dalawang uri, dua o ibada, at saka dua o masala. At ang dua ay magiging shirk kung ito ay iniaalay mo sa ibang nilalang maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang layunin po natin ay kaya tayo ay nandirito sa ibabaw ng mundo dahil nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sumamba lamang sa Kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko kailanman nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang upang sila ay makapaglingkod, upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Ibig sabihin, makagawa tayo ng mga iba't ibang uri ng ibada na kalugulugod sa Kanya. Halimbawa na lamang yung adwa. Ang pagdwa o ang pagdarasal, panalangin ay napakahalaga sapagkat ito ay ito ay ating power, tayo na mahihina laban sa kanila na mga superpower. Kung tayo ay manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala at nangako naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kung ikaw ay tinatanong ng kahit sino pa man patungko sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo sa kanila, ako ay napaka malapit. Jibu da'wat ay dadaan. Tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala yung panalangin natin, yung ating dua, kapag tayo ay nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag naawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinanggap ang ating panalangin at alam naman natin na siya yung tunay na superpower, siya ang may hawak ng lahat ng bagay na gusto niya. So wala sila na mga nagmamataas, wala sila na
mga mapang-api, wala sila ng mga makasalanan na gumagawa ng hindi ka nais-nais laban sa atin ng mga Muslim. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, napakahalaga ho ang dua. The more na ikaw ay nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nakakagawa ng ibada. Ikaw ay napapalapit sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung meron kang ibang dinadalangin, meron kang pinaniniwala ang higit na mas makapangyarihan naman, tapos nagdua ka sa kanila, tiyak ikaw ay nakagawa ng dua na yung tinatawag natin na dua o gairillah, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ikaw ay nakagawa ng shirk, ikaw ay naging mushrik, ikaw ay naging kafir, nawa iligtas nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganyang bagay. Hanggang sa muli, pag-aaral ng Aqidah series, naway patuloy tayong binibigyang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng guidance, ng hidaya, ng tawfiq, upang sa ganun ay naipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Marami dyan na malalakas pa kaysa sa atin, subalit dahil sa kawalan sa kanila ng tawfiq mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi sila nagkakaroon ng chance, ng oras para makinig, para mag-aral, para makilahok sa mga activities tulad nito. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ni Sheikh Ali Anko Yusuf, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.